Hey guys, another episode na naman po na nakaka-inspired na kwento ng isang kababayan na naman natin na nagtatrabaho sa Maynila bilang isang caregiver. Yes guys, sa Manila po ito nagtatrabaho, hindi po sa abroad. So guys, tunay nga nang lagi nating sinasabi, hindi nga po talaga basihan ito kung ano man ang uri ng trabaho natin or kung saan man tayo nagtatrabaho. Bagkus ito ay nasa puso natin, ang determination kung tayo ay gaano ba talaga ang pagsusumikap natin, lalong-lalo na't ikaw ay may inspirasyon na nga itong iyong pamilya. So guys, itong pong si ma'am ay isang single ma'am. So siya po ay mayroon tatlong anak at anya nga ni ma'am, ito ang kanyang inspirasyon sa kanyang paghahanap buhay at kaya nga niya na ipatayo ang bahay na ito dahil ito talaga ang pangarap niya para sa kanyang mga anak. Bukod sa pag-aaral at mabigyan ito ng mga magandang kinabukasan, ay itong ang pinapangarap nating lahat, ang mabigyan na maganda at maayos at decenting tahanan. And also guys, senior din sa atin ni ma'am about sa mga nagamit na materyales dito sa pagpapagawa ng kanyang bahay. At para nga raw ma-share natin sa inyo at magkaroon din po kayo ng idea about sa pagpapagawa ng ganitong klaseng bahay. So, hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Emelia Tabios Abaygar. Si Ma'am nga po ay isang caregiver na nagtatrabaho sa Maynila. So, siya po ay 7 years na pong nagtatrabaho as caregiver and then siya nga po ay single ma'am at may tatlong anak. So guys, anya nga ni Ma'am, ito ang naging silbing inspirasyon na ang kanyang tatlong mga anak. Simula nang sila ay nagkahiwalay ng kanyang asawa at ito nga ay pinagpursigihan niya na makaipon hanggang sa mabuo ang bahay na ito na pinapangarap niya para sa kanyang mga anak. And take note guys, as of now, nakatira na po ang mga anak niya dito or pamilya ni Ma'am Emelia. So guys, ayon nga po sa details ng floor plan na binigay ni Ma'am, isang sukat nga po ng bahay na ito ay 5.5 meters by 7.5 meters. And by the feet naman po, ito po ay may sukat na 18 feet by 25 feet. So guys, ito po ay mayroon dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, and terrace. So yan po ang kabuuan ng sukat ng bahay na ito. And also guys, ayan nga at nakikita nyo, simula nga kanina ay nag-starting ng layout, delivery ng materyales, hanggang sa ito ay sinimulan na mag-asinta ng hollow blocks at unti-unti na nga pong tumataas. At anya nga ni ma'am, habang nakikita niyang unti-unting nabubuo ang pinapangarap niyang bahay na ito, ay tumataba ang kanyang puso at hindi mapaliwanag na kaligayahan ang kanyang nadarama dahil nga ito ay pangarap niya para sa kanyang mga anak. At bukod doon, ay nakita niya kung saan napunta ang kanyang pinaghihirapan na maraming taon at ito nga ay sa pinapangarap nating lahat, sa pinapangarap nating bahay para sa ating minamahal na pamilya. So guys, bali ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Kalayaan, Kalbiga, Samar. Yan po ang location ng bahay na ito and then yan po ang hometown ni Ma'am Emelia. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Emelia na napakatibay nga po ng puso mo bilang isang single ma'am ay nakapagpatayo ka ng bahay na ganitong kaganda at ito nga po ay pinapangarap mo para sa iyong pamilya. So yun nga guys, dito na nga po tayo about sa structural or pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So ito nga po yung details ng materials sa pangunahing nagamit dito guys. So unang-una po ang pag-usapan natin about po sa CHB or hollow blocks na ang nagamit nga po nalang dito or naubos ay 1,200 pieces na hollow blocks. So and then about naman po sa simento. Sa simento naman po ay nakaubos sila ng 200 pieces. At nakita nga po natin sa thumbnail kanina, ito nga po ay nakapalitada na loob at labas. So yun nga guys, CHB hollow blocks is 1,200 and then yung semento ay 200 pieces. And also guys, about naman sa mga round bar, na gumamit po sila dito ng 12mm, 10mm at 9mm. So sa 12mm po ay nakakuha sila or naka-order ng 40 pieces na 12mm and then sa 10mm naman po ay 80 piraso.
Ayan. And then sa 9mm, yan po yung panalilyo or pinapaikot doon sa poste ng bakal. And then 70 pieces naman po ang kanilang naubos dito. So lahat-lahat guys, assorted sizes na nagamit nila sa round bar is 190 piraso. Yan po ang nagamit sa bakal. And also about naman sa mga buhangin at graba. So sa buhangin po is nakapag-load sila ng buhangin na apat. So and then sa graba naman is nakapag-load sila ng dalawang load na graba. So yun nga po, lahat-lahat ang ginamit ar nagastos dito sa structural ng bahay. And then at yan nga at nakikita natin guys, nakabuo na and then ito nga at nakapilitada na. Inuna mo nila ipalitada bago ito lagyan ng bubong. At yan nga guys, at nakikita natin unti-unti nang nabubuo ang dream house ni ma'am. At tunay nga na napakasarap sa feeling na nakikita mo kung saan napupunta ang pinaghihirapan mo. Lalong-lalo na ito'y sa pagtatrabaho mo sa abroad man or nandito ka man sa Pilipinas, basta't ito ay iyong pinaghihirapan, ay talagang napakasarap sa feeling na makikita mo, lalo na't ito'y mapupunta pa sa ating pinapangarap na bahay. So guys, ito naman po ang ating pag-uusapan ngayon about sa pagpapagawa ng bubong ng bahay na ito. So ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Emelia, na ang ginamit nga po dito sa pagpapagawa ng bubong sa trusses nila ay kahoy. So ayun nga guys, at nakikita natin at ginagawa na nga po, at ayan at meron pa nga pong mga malalapad sa harap, ayan nga po ay assorted sizes ng mga kahoy. And then sa mga bubong naman po, or yung pinakabuyero niya, is color roof, long span, rib type. So ayan po ang ginamit dyan sa bahay na yan. And then anya nga ni ma'am, ito ay nakaubos siya sa color roof ng 24 pieces or 24 piraso. At lahat-lahat nga raw po yan, ang nagastos dyan ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Yan po ay sa kanilang color roof, rib type, long span, at ang ginamit nga ay wood trusses. So yun nga guys, ayan at nakikita natin, buong-buo na yung bahay ni ma'am at simula nga kanina ay pinapalitadahan, nabuo yung structural, hanggang sa nga ito ay nilalagyan ng bubong guys at kitang-kita na nga yung forma or itsura ng view ng bahay ni Ma'am Emelia. So ito na nga po yung mga ibang gamit guys, yung mga pintuan sa CR. At yan nga ay unti-unti nating makikita ito at tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling. Anya nga ni Ma'am, ay unti-unti mo nakikita na bubuo ang bahay mo, ay talagang hindi mo maipaliwanag ang kaligayahan na nararamdaman ng iyong puso. So guys, ayan nga po at kitang-kita na yung buong forma ng bahay at sa asok na is nakikita nyo nakapalitada na po yan loob at labas. And then nilalagyan na nga ng flushing and gutter. So talagang kompletong-kompleto na ito guys at ito nga makikita natin lalagyan na rin ng pintuan ito. And then yung kanilang pinaka-bintana. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Emelia. Dito sa inyong bunga ng pagsisikap sa pagtatrabaho nyo sa Maynila bilang isang caregiver, ay tunay nga naman na napakasarap sa feeling talaga. Hindi ka man nasa abroad or nasa abroad man tayo. At lalong-lalo nga guys, shoutout sa ating mga kababayan dito sa abroad. Lalong-lalo na sa mga kabayan natin na isang kasambahay, ay huwag po tayong manghinaan sa ating sarili. Bagkus hindi nga po ito sa ating uri ng trabaho nakikita, kung hindi ito nga ay sa ating determinasyon at sa ating pagsusumikap para tayo ay makapagpagawa rin ng ating pinapangarap na bahay. So guys, ayan nga at nakita natin, nakabitan na nga po ng bubong. And then ito nga, unti-unti na nga po itong binubuo. At as of now nga is nagkakabit na sila ng mga accessories sa loob ng mga bahay. Or mga pintuan, CR, and then yung kanilang lababo or kitchen. Ayan at nakikita nga natin, at unti-unti na nga pong inaayos yung loob ng bahay na ito. And then sa ngayon nga guys, ito nga, itong pag-uusapan natin about sa kanilang bintana na kung saan ang ginamit po nila ay jalousie. So yun nga guys, ayon po sa binigay na details ni ma'am, yung nga pong jalousy nila ay 7 bintana po yan. So lahat-lahat po pinagawa niya, ito nga po ay gumastos sila na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. So yan po ay sa 7 bintana na jalousy window. So yun nga guys, kitang-kita naman natin yung setup. And then dito naman po sa kanilang about sa pintuan, meron po siyang dalawang panel door, isa sa main door at isa sa likod. At iba pa po yung mga kwarto and then sa CR.
So dito po sa main door at back door ay gumastos po si ma'am ng 13,000 pesos. Doon lamang po 'yon sa dalawang panel door and then ibukod pa po 'yon sa mga kwarto at sa CR. So ayun nga guys, tunay nga na nakikita natin na napakaganda na nga po yung formal setup ng bahay ni ma'am at kaya na nga ay buong-buo na ito at yun nga as of now is nakatira na po ang pamilya niya dito. So guys, dito naman po ang pag-usapan natin about sa labor o manggagawa na hinired ni ma'am. So meron po siyang dalawang mason or panday and then tatlong laborer. So about po sa mason, ang per day po nila ay gumagana ng 600 pesos per day. And then about naman po dun sa labor, ito po ay 350 pesos per day. So guys, anya nga ni ma'am, dito sa binigay na kanyang details is, tinrabaho po nila ito sa loob ng 6 na linggo at ito nga po ay pumapatak ng 1 kalahating buwan. So yan po ay nabuo ang bahay na ito. So yun nga guys, uulitin ko po ayon po sa details ng floor plan na binigay ni ma'am, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 5.5 meters by 7.5 meters. By the feet naman po to guys, is kinonvert ko, is pumapatak po siya ng 18 feet by 25 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, at terrace. So yun nga guys, kitang-kita na natin ang kabuuan ng bahay nito at nakapalitad na nga loob at labas. Ito po ay naka-color roof na at wood trusses po ang ginamit. May panel door na po, front and back. At yun nga guys, ayon po kay ma'am, ang ginastos nga po nila dito ay nagkakalaga ng 350,000 pesos. Yan po ay labors and materials na. So yun nga guys, once again, congrats po sa iyo, Ma'am Emelia Tabios Abaygar, sa iyong pagpapagawa ng bahay na ito na isinyer mo sa amin at tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling at lalong-lalo na kagaya mo na isang single mom ay hindi sumuko sa hamon ng buhay upang maitaguyod ang iyong tatlong anak at ito nga ay iyong inspirasyon sa buhay at yan nga ay iyong daladala habang ikay nagtatrabaho at yan ang nagbibigay tibay sa iyong puso. At tunay nga nang lagi natin sinasabi guys, pag tayo ay nagkaroon ng kabiguan sa buhay, huwag po tayong magmukmuk na lamang sa isang sulok o sa isang tabi, bagkus at tumayo tayo sa ating paa at ipakita natin ang kaya natin ito. Dahil nga talagang lagi natin sinasabi at paglubog ng araw sa hapon ay muling sisikat ito sa umaga at may kaakibat at may daladala itong panibagong pag-asa sa ating buhay. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong pananood. Sana ay na-inspire at may natutunan kayo dito sa vlog na ito. At yun nga, lalong-lalo na na-motivate at nabuksan ng muli ang ating puso at isipan upang makapagpagawa na rin tayo ng ating pinapangarap na bahay para sa ating pamilya. So guys, happy 55K subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta at mainit na pagtanggap sa aking mga video na palagi nyo pong pinapanood at hindi kayo nagsasawa kahit ako po ay paulit-ulit na sinasabi upang ma-motivate natin at mahihagayat ang ating mga kababayan upang makapagsimula na rin ng ating pinapangarap na bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspire ka dito sa video na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.